tayo na po ang lahat. Mapalad at malungkot, ang sa Diyos ay may takot. Sa utos niya'y sumusunod, siya'y hindi magdarahok. San Jose mang gagawa, Alleluia. San Jose mang gagawa, mapuri sa Diyos. San Jose mang gagawa, Alleluia. San Jose mang gagawa, papuri sa Diyos. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ginugunita natin ngayong araw ang ating si San Jose manggagawa. Hindi lamang bilang ama ng ating poong Jesus Nazareno, subalit halimbawa ng isang taong matapat sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang tapat na paggawa at pamumuhay bilang isang mabuting tao. Naway sa pamamagitan ng halimbawa ni San Jose, makita natin na tayo'y tinatawag sa mundong ito bilang mga taong nararapat lamang na magpakabuti sa kung anumang ating ginagawa, dahil naniniwala tayo na sa pamamagitan ng mabuting paggawa, mabuting pamumuhay dito sa mundo, ay nakikiisa tayo sa Diyos na patuloy na gumagawa sa pamamagitan ng paglikha at pagmamalasakit sa atin. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa tanang umiral at ang nagtakda sa batas ng paggawa para sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na maganap naming ang mga gawain iyong iniatas at makamtan namin ang gantimpala na iyong ipinangako sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao at gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap,
malaki o maliit. Nilaangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyo mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malalaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-anim na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng anim na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang. Hindi mo pa nililikha itong buong sandaigdigan. Ikaw noon ay Diyos na pagkat ikaw ay walang hanggan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Iyong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yamang itong buhay namin maikli lang sa panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, Poon, titiisin niya ring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Kung umagay ipadama yung wagas mong pag-ibig at sa buong buhay namin may galak ang aming awit, ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Manunubos naming mahal, salamat sa iyong patnubay at paglingap araw-araw. Alleluia, 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 Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Paano ba tayo namumuhay ng may kabanalan? Kasabay po ng pagdiriwang ng pandaigdig ang araw ng paggawa, no, Labor Day, ay ginugunita po ng simbahan ang isa sa mga mabuting halimbawa ng isang manggagawa sa ngalan ng Diyos. Walang iba kundi ang ama ng ating pong Jesus Nazareno na si San Jose. Si San Jose na nakilala natin bilang isang payak na karpintero lamang. Subalit tinawag ng Panginoon upang tumugon sa isang higit na pagtawag. Ang maging ama ng ating pong Jesus Nazareno nang hindi nawawala ang kanyang pagiging karpintero. At yun ay may sinasabi. May kahalagahan ang ganitong payak na buhay. Hindi man isang estudyante o nangangaral ng batas. Hindi man siya naituring na dalubhasa. Hindi katulad ng maraming mga nangangaral at mga nag-aaral tungkol sa kasulatan at sa batas ng panahong iyon. Maaaring ituring siyang mababa. Kaya nga sa ating mabuting balita, kinu-question ang ating pong Jesus Nazareno sa kanyang mismong bayan. Dahil ang pagkakakilala sa kanya roon ay anak ng karpintero at inaasahang kung ano man ang gawa, kung ano man ang trabaho ng kanyang ama, ay ganun din ang mamanahin ng ating pong Jesus Nazareno. Na siguro sa ating imahinasyon, hindi natin alam yung mga panahong lumaki ang ating pong Jesus Nazareno, ay naipasa din ito. Kaya hindi nila makita ang propeta ang ating pong Jesus Nazareno ay dahil napakapayak at napakababa ng tingin sa gawain ng karpintero sa kanyang bayan. Kaya hindi nila mawari na paano nangangaral ang taong ito. Subalit hindi nila nakikita bukod pa sa kabanalan sa pamamagitan ng pangangaral ng ating pong Jesus Nazareno ay may kabanalang dala rin ang kanyang propesyon. Ang propesyong minana niya sa kanyang ama. Kaya nga sa unang pagbasa, pinaalalahanan tayo. Ang Diyos na lumikha ay Diyos na gumawa. Kung hindi gumawa, walang mangyayari. Kung walang gagawa at magtatrabaho, walang magiging bunga
na ang mundong ito. Kaya naman po sa pagdiriwang ng araw ng paggawa, sa kasabay ng pagdiriwang at paggunita kay San Jose Manggagawa, pinaaalalahanan tayo na unang-una, walang higit na mahalagang paggawa. Lahat ng mabuti, lahat ng tapat na pagtatrabaho, ito man ay tinuturing ng lipunan na mababa, o ito man ay itinuturing na mataas sa mata po ng Diyos, lahat ito ay pantay-pantay. Lahat ito ay pagpapakatao. Lahat ito ay pagpapakabanal. Kaya sa kabila po ng lahat ay tinatawag tayo na bigyang dangal ang lahat ng paggawa. Mapa-opisina ka man, mapa-driver ka man, mapa-karpintero ka man, mapa-empleyado ka man, lahat yan ay banal. Kung iyan ay tinatawag ka ng Diyos na maging ganito, ayusin mo. Subalit kung tinatawag ka rin ng Diyos na lalo pang humigit, tumanggap ng bagong responsibilidad, lawakan ang kakayahan, tanggapin mo. Kahit minsan mahirap. Dahil baka doon, naroroon ang daan ng higit na pagpapakabuti o bahagi ng pagpapakabuti. May pagkasagrado, may pagkabanal ang paggawa. Kaya naman kasama rin ito ay ipahalagahan natin yung paggawa. Lalong-lalo na yung mga itinuturing natin na mababa sa lipunan. Sana pangarapin din natin ang isang mundo na kung saan yung mga taong nagbabanat ng buto, nagdodoble sa pagtatrabaho, yung mga nagpapakapawis ay makatanggap ng sapat at kung ano ang nararapat sa kanila. Kasama ng pagkilala na ang bawat paggawa ay banal, na ang bawat paggawa ay mahalaga at may pagpapahalaga bilang bahagi ng pagpapakatao. At tayo rin, sana wala tayong minamaliit. Sana hindi natin binuhusgahan ng isang tao sa kanyang tinatanggap o antas ng buhay o ng paggawa. Sana tayo rin ay maging makatarungan sa pamamagitan ng pagpapahalaga ng kahit katiting na gawa. At sana wag din nating baliwalain ang ganitong uri ng pagtatrabaho. Sana meron din tayong pagpapahalaga. Lalong-lalong na tayong nagtatrabaho rin. At hingin nating biyaya sa pagpapatuloy ng ating banal na misa ay iyong kamalayang ito na sa ating paggawa, malaki man o maliit, itinuturing mang mahalaga o hindi, anuman ang ginagamit ay isang pakikiisa sa Diyos na gumagawa at isang daan sa ating pagpapakabanal. At sa simula ng araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili, paano tayo nagiging malapit sa Diyos sa pamamagitan ng matapat at pagpapahalaga sa paggawa bilang bahagi ng ating pagkatao. San Jose Manggagawa, ipanalangin mo po kami. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo kay San Jose para sa lahat ng ating mga pangangailangan. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang simbahan naway magpatuloy sa pagpapahayag ng mga kahalagahan at ang katarungan bilang susi sa ating kapayapaan. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon.
ang mga pinuno ng pamahalaan at mga ekonomista naway magsikap para sa makatarungang pamamahagi ng mga yaman at magtaguyod ng dangal ng lahat ng tao. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga negosyante naway gamitin ang kanilang mga kabuhayang interes para sa paglilingkod sa lahat. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga dukha at mga walang hanap buhay naway makatagpo ng marangal na paraan na ikabubuhay. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga yumaong naghirap sa paggawa noong sila ay nabubuhay parito sa lupa, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ama ng aming manunumpos, sa pagsasama ng aming mga panalangin at sa pamamagitan ni San Jose, tulungan mo kaming makita sa aming mga pagkilos ang dangal sa paggawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na amin. Hindi. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang pinagmumulan ng tanang kagandahang loob. Tunghayan mo ang aming mga alay na inihain. Ngayong si San Jose ay ginugunita namin. Para mo nang awang bibigyan ang aming kahilingang kami naway itaguyod at tulungan ng mga handog na aming inialay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ginugunita si San Jose. Niloob mong magpakasal kay Mariyang Birheng Mahal, si San Jose'ng maaasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal. At para sa kanila, si San Jose naghahanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal na tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan." Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. San Jose, ikaw ay tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo nananalangin, ang samo namin sa iyo naway dinggin. Akayin mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap, upang kaming lahat maging karapat-dapat kay Jesus, yung sinisintang anak. Akayin mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap, upang kaming lahat maging karapat-dapat kay Jesus, yung sinisintang anak. Kay Jesus, yung sinisintang anak. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na May 4, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards o pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay tumanggap nawang lubusan ng bungang walang maliw na kapayapaan. Sa pagtataglay namin ang katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kalooban, ayon sa halimbawa ni San Jose at sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Jose, manggagawa. O aming ulirang San Jose, patron ng Santa Iglesia, patron ng mga manggagawa sa iyong bisig, iyong inalagaan si Jesus at si Maria. Sa iyong bisig, tulad ng ibang mga ama at manggagawa, ay bumuo ng mabuting pamayanan at tahanan. Tuwin ay idalangin mo kami sa iyong anak na sana kami alagaan dito sa aming buhay. Gayun din, iyong ipagsanggalang ang mga manggagawa, mga taong tumutulong upang bumuo ng isang masaya at maunlad na bansa. Amen. San Jose manggagawa, ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.